Araw po. Welcome po li sa aming page na GMA Cavite Old Coins Collection. Ngayong araw po, ang tatalakayin po natin ay tungkol dito sa mga common coins. Aalamin po natin kung magkano po ba talaga ang kanilang mga value sa ngayon. Marami po kasi nagtatanong sa amin na paulit-ulit po kung magkano po ang value ng mga ganitong common coins. Ibig sabihin po ng common coins, madami pong ginawa. Marami po ang mintage niya. Pero bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako doon sa nagbenta po ng isang bundle ng 20 pesos. Isang bundle. Hindi po siya collectible, pero natutuwa po kasi ako. Dahil lahat po ito ay uncirculated. Binili ko po siya sa halagang 2,100, isang bundle ng 20 pesos. Ang face value niya ay 2,000 pesos. Tamang-tama ito sa sobre sa Pasko. Itong mga uncirculated na 20 pesos banknote. Ayun lang po. Umpisan po muna natin itong video dito sa may dalawang klase po kasi ng piso na tama raw. Ito pong isa, yung flora and fauna, yung large type. Ito po yung large type flora and fauna series. Ito po siya. Ang mint niya po ay simula noong 1983 hanggang year 1990. Ito naman pong maliit na pisong tamaraw. Ang mint niya po ay simula noong 1991 hanggang 1994. Alam po namin na marami po sa inyo ang may ganitong coin. Ganyan coin kasi common lang po yan. Ibig sabihin po common, marami po. Dito po muna tayo sa piso na flora and fauna. Ito po ay ginawa noong 1983 hanggang year 1990. Ito po siya, Jose Rizal Piso, at yung kabilang side po ay tama raw. Ang value po nito sa ngayon na nakikita po namin ay 10 pesos kada isa. Posibleng mas mababa pa po kung ang kondisyon niya ay hindi na gaanong kaganda. Pero ito po, mapapansin nyo pa po. Nandyan pa po yung kintab niya, yung luster. Papansin nyo po. May nagbebenta po neto sa halagang 10 pesos. At mabilis po siyang nakakabenta. Ito po. Meron pong hard to find po neto yung year 1987. Minsan naabot po siya ng 30 pesos kada isa. Yung year 1987. May nakita rin po kaming nakabenta ng halagang 50 pesos na ganito kaganda po. Sa year 1987 kasi yun po ang hard to find na year nitong piso, flora and fauna. Hindi po yung year 1987 na 200 piso. May isa pa po kasing coin na tama raw din po ang nakalagay at year 1987. Yun naman po ay ang nakalagay doon ay 200 pesos. 200 piso. Tapos may nakalagay siyang World Wildlife Fund na nakalagay po doon sa coin. Yun po ay silver. Yun naman po ay mataas ang value noon dahil silver po yun. Yung mga ganitong coin po, may nagbebenta din
at bumibili ng isang set po. Ibig sabihin po ng isang set, 8 piraso siyang coin from 1983 to year 1990. Ang presyo po ng isang set ay 150 pesos. Pag ganong presyo po, napakabilis maibenta 8 pirasong coin from year 1983 to year 1990. Ang coin naman po na ito ay gawa sa copper nickel, hindi po siya silver. Ito po ay gawa sa copper nickel. Itong small type naman po na piso, parehas din po. Jose Rizal din po ang bayaning nakalagay, ang pambansang bayani natin na si Jose Rizal. At ang kabilang side ay yung tama raw. Yan po. Ito po ay simula noong 1991 hanggang 1994. Ang value po nito ay parehas din po. 10 piso po yung pinaka mataas na nakikita namin. May nagbebenta rin po nito ng mga 5 piso, mga 3 piso. Pag mga ganong presyo po, laging sold out po ang kanilang mga coin. Sabi ko nga po sa inyo, pag mas mababa ang value, kapag kayo ang nagbebenta, mas maraming bibili. Kapag sobrang taas naman ang inyong value, medyo matagal nyo maibibenta. May nagbibenta rin po ng ganitong set simula 1991 to 1994 sa halagang 60 pesos per set. Pag ganun po ang presyo, mabilis din po na ibibenta, 60 pesos per set. Ito naman po ay gawa sa stainless steel. Kung mapapansin nyo po, magnetic po ito. Ito po yung magnet. Ito po, magnetic po siya. Magnetic tong small type na piso. Sa mga nagtatanong po, ito po ay common coin. Hanggang 10 piso po ang value na ito. Pero may mga nagtitinda po nito o bumibili na mga 5 piso, 3 piso. Yan po siya, dalawang klase. Common coin lang po sila. Uulitin ko po yung hard to find po nitong big type na piso. Ay yung year 1987, hard to find po yun. Minsan po umaabot siya ng 30 to 50 pesos. Ito po. Dito naman po tayo sa Commonwealth coin, na ito po ay isa sa mga pinakamarami nagtatanong sa amin. Dahil akala nila kapag ang year ay luma na, ibig sabihin mahal. Pero may value po ito. Lahat naman po ng coin may value. Ang problema nga lang po, mababa ang value ng mga ibang coin. Ang hawak ko po ngayon ay yung Commonwealth na 5 centavo, year 1944 at year 1945. Yan po. Ito po ay gawa sa nickel brass. Ulitin ko po, gawa po ito sa nickel brass. Hindi po ito gawa sa silver. Marami po kasing nagpupumilit na ito daw po ay gawa sa silver. Hindi po. Ito po ay gawa sa nickel brass. Itong 5 centavo na Commonwealth 1944-1945. Ang value po nito ay nag-uumpisa sa 3 piso hanggang 15 pesos.
sa lahat po na nakita namin nagtitinda from 3 pesos to 15 pesos, nakakabenta po sila sa ganung halaga. Pwede nyo pong ibenta to ng 3 pesos kada isa hanggang 15 pesos kada isa. Napapansin po namin na yun po ay maramihan. Bultuhan po yun, bultuhan. Mga minimum na 100 pieces. Ito po siya. Kung mapapansin nyo po, yung iba po ay madumi. Damage na. Yung iba nga, mukhang nilinis eh. Kasi yung discoloration niya, mapapansin nyo naman po pag yung coin ay nilinis. Yung copper niya nagiging kulay pink. Yan po. Ang mga coin po dapat ay hindi nililinis. Kahit sobrang dumi na po, kahit ganito po siya kadumi. Ito nga po may damage pa eh. Hanap po tayo ng medyo maduming coin. Ito po. Ito po kasi circulated condition, kaya madumi po siya. Yung mga coin po, hindi po nililinis. Hayaan nyo po na maibenta siya ng ganyan po, kahit madumi po siya. Same value pa rin naman po siya, wag lang po damage. Wag na wag po kayong maglilinis ng coin. Kahit sobrang itim po niyan, may value pa rin po yan. Huwag lang po may butas o yung may damage po. Ulitin ko po, ang value po neto, year 1944, year 1945 na 5 centavo ay nag-uumpisa sa 3 pesos hanggang 15 pesos. Pero maramihan po ito binibili. Ito po, maramihan po ito binibili. Hindi po pa isa-isa. Kasi maliit lang po ito eh. Ito po. Yun lang po sa ngayon ang ating video tungkol po dito sa mga common coin. Marami po kasi nagtatanong itong tatlong coin na ito. Itong 5 centavo. Itong pisong malaki na tama raw. Itong pisong maliit na tama raw. Ayan po. Kung may mga coins po kayo na gusto nyo pong gawan ko ng video at pag-aralan po natin yung value, mag-message lang po kayo sa amin. Ito po. Maraming salamat po.